Good day, mga ka-food venturist, and welcome back to our channel. Samahan niyo kami ngayon sa isang naiibang content kasi we are going to find out different venues now for weddings, for any special event or occasion na gusto niyong i-celebrate. So we will be looking for different event venues in Silang, Tagaytay, and of course sa Alfonso, sa Metro Tagaytay. Siyempre, ano to, budget friendly lang para. Oh, mga budget friendly, mga more or less around 50,000 to 200,000 no, na budget nyo for especially sa wedding. Sa wedding. Yung aming ano, aming gagawing content ngayon. So medyo naiiba siya as from the usual cooking session namin. At of course, samahan niyo kami mga ka-food venturist. Tara na. Go. Of course, mga ka-food venturist, kasama ulit namin sa venue hunting na to si Jelly the Freaking Ace. Yes. Let's get it on. Okay, let's check out kung ano-anong venue yung ating pupuntahan. Ang first stop, Garden Gazebo Events. Ito po ay sa Silang, Cavite. So let's check out kung ano po yung mga nasa loob nila. Let's go. So ito po yung kanilang entrance. And then, dito po, pagpasok nyo, makikita nyo yung kanilang office. Check lang po natin. So, kung mga pang-garden wedding yung mga gusto nyo, pwedeng-pwede ito. Tapos, yun po, makikita nyo yung office nila doon. Ayan, currently may kausap po. Kausap po si Ray Mark, yung ating ka-food venturist. And then on the right, on the left side, dito po yung kanilang garden venue. Ayan. Tapos of course, with this, meron po din silang parang covered court na po pwedeng doon ganapin. Dito lang tayo sa labas. Okay. So parang nakaano lang din. Nakanet lang pala to. So parang open air lang din pala siya. Covered court lang, and then ito ay net lang, hindi siya salamin. Akala ko kanina salamin. So medyo malaki din yung area nila sa loob. Ito yung entrance ng kanilang venue na may cover. Tapos ayun yung kanilang garden. So just on the right side is yung kanilang parking area. Check natin, kasi minsan ito yung concern ng mga visitors at saka ng ikakasal, kung gaano kalaki yung parking area. So medyo malaki naman yung parking area nila. Pure parking daw to, hindi daw ginaganapan dito yung mga events. So yung mga package, kapag nakapag-inquire na kami, explain namin sa inyo yung package. And papasukin natin ngayon yung kanilang covered area, yung venue. Actually, ang laki nito. Kasya daw dito yung 100 to 200. And then of course, puntahan natin yung sa part ng may accommodation. So kung concern nyo ang accommodation, meron silang mga accommodation din dito. So ito yung likod nila, andito yung CR for the guests, and of course ito yung kanilang accommodation for family at saka doon sa of course, dun sa ikakasal sa bride and groom. Kaya lang hindi natin makikita ngayon. Actually, nasa gilid lang siya nung mismong reception area. So, ito yung wedding package nila sa Garden Gazebo. All-in wedding package for 100 guests. As of October 2021, 287,000 po. So, all-in wedding package. Kasama na dyan yung makeup artist, photographer, videographer, program host, at saka yung setup nila for food and of course a reception. Okay, so let's go for our next stop. So ang aming next spot, Salakot Al Fresco Dining dito sa Silang, Cavite. So first time namin pumunta din dito sa Salakot. Hindi namin alam kung marami ba silang tindang salakot dito. Pangalan pa lang, Pinoy na Pinoy na. So alamin natin. Kung alamin natin kung ano yung nasa loob nitong salakot. Saan ang events place?
floor to loob. Ano ba sa akin ito? Ano yung sa akin? Ito, dining. Dining nila ito eh. Baka doon sa first floor nila ito. Kasi parang andun yung magandang place. Sa loob. Para so dito daw mag-i-inquire. May office daw dito for the events. Pasok lang daw dito for the events. Ayan. Ito dito. Hindi namin alam kung saan yung events. So ito yung mga dining nila. Kubo-kubo. Ganda yung mga kubo. Ganito yung loob nila sa salakot. Yung mga dining, mga kubo-kubo. Tapos meron silang main. Dito sa loob. Mag-inquire na kami for the wedding. So most probably, baka dito sila nag-handle ng events nila sa salakot. I think this would cater for around 100 to 150 guests. Antayin lang namin yung mag-entertain sa amin. And mga ka-foodventuries, ito yung kanilang wedding event package. Ito yung kanilang inclusions. 3 hours use of venue. Nasa amin na to. Okay, sige. So ito yung package nila for this. And then may mga options sila. For basic package, classic package, and of course, all-time favorite. Ngayon yung mga options. Send namin sa inyo yung ano. Sa menu. Tapos ito yung optional nila. For MC, photo booth. How about ate pagka sa ano? Yung may mga videographer, photo and video. Na kasama namin na yun. Pero kung may mga dala kayong food, ala, may corkage. May corkage, okay. So aside from the food na ino-offer nila, may mga corkage kung may mga additional food na dala. Of course, hindi, this package ay hindi siya all-in wedding package. Again, this is good for, depende sa number of pax, and good for 3 hours. Tapos for every excess na hour, it's 500 pesos additional. Okay, we'll capture this. So ito yung mismong event nila, events place. Pwede daw ipamodify yung kanilang area doon. Pwede ipamodify yon for the bride and groom. Tapos of course yung area, since this is al fresco dining restaurant, kapag nagpa-event kayo, i-close mismo yung event area para sa wedding or any events. Tapos yung mga restaurant ay nag-o-operate pa rin. Ay po. So, puntahan natin yung ating ibang events place. So, next stop namin, Windell Woodcraft. So, ito yung kanilang main entrance. Windell Woodcraft. Pasok nyo, of course, ito yung parking. Tapos let's check yung kanilang venue for the wedding. Tapos meron din silang restaurant dito. So dito yung kanilang woodcraft, yung kanilang shop. And then of course, from the entrance, ito yung kanilang loob. Actually maganda yung loob nila. Peaceful, no? Parang ano? Sama sa food pool house. One bedroom sa two bedroom. Pag ikakasal kayo, pwede dito magstay. Okay. So meron na silang bedrooms dito. Ito, bedroom? Yes, two bedroom. One bedroom, tapos two bedrooms. Pero, saan yung mismong events area? Ito. Dito. Ito yung enclosed. Okay, so may rooms pa rin dito sa taas. Pwede pong gamitin lahat. Yung mga rooms. Uy, may pool din siya for the venue. So, ito yung pagpasok nila. Actually, this is pure venue lang. Tapos, meron silang nire-refer na caterer. Actually, meron din siyang pool. Na ano magagamit upon usage ng ng mismong event. Tapos, dito yung entrance ng events room or ng ballroom. Eh tapos. Ni ko
Tapos, ito yung mga rooms na pwedeng gamitin ng bride and groom and then the family. Ayan, buti dito, pinakita nila yung rooms. Pinakita nila yung rooms, oh, for the groom and bride. Ah, okay. So, dito daw pwede si bride, tapos doon sa unang room, doon yung room naman. So, pwede to sa family, no, ng bride and groom. Sa reception, ganda, oh. Ooh. This is nice. Puntahan natin ito mamaya dun sa baba. So, itong wedding area nila, good for 100 to 150 pax. Tapos, dun sa side, pwedeng mag-extend. Yung regular price daw nila, kung full house nyo kukuhanin, it's 50,000. Five rooms yon, no? Five rooms, kasama yung dalawang rooms na pinakita namin sa labas. Tapos, yung usage ng pool. So, tapos dito may three rooms sa loob. Ay, ang ganda nung ano, ang ganda nung place. Good for how many hours yung gamit na? 24 hours. Okay. Wala naman po oras po dyan. Lalo na pag sa events, yes. Din. No? So this is pure, ano, pure for the events only. I mean, a rental ng place. So yung 50,000 na coverage nun is yung 5 rooms. Rooms for the groom and bride. Tapos yung use ng pool. And then use ng events place. So 40,000 yon. 40,000 ngayon. And then as of October 2021. And then 50,000 yung regular price nila. Depending on the occasion pa rin. Okay. And then of course, that would be an additional for the catering. And then kung ano pa yung kukuhanin yung additional services. So for the events place lang yan. Yung 50,000 na regular. Okay po. Napakaganda ng ano. Puntahan natin sa baba yung venue. And dito kung rarentahan yung place daw, pwedeng gamitin din yung kitchen. And then kung halimbawa sa events na mismo, ito na yung mismong entrance. So mauuna na ako sa kanila. Maganda yung area. So kasya daw dito yung 100 to 150 pax. Tapos of course, merong stage. Open air din siya actually. So meron din siyang mga net dito, hindi siya glass kaya nakakapasok yung hangin. So ito yung mismong stage niya. And then doon tayo sumisilip kanina sa taas. Masasabi ko maganda yung ano, maganda yung venue for the wedding. Intimate lang siya at saka tahimik yung surrounding. Kung intimate wedding yung hanap niyo. Okay, thank you po. So, next stop, Blue Lagoon. Hindi namin alam kung Blue Lagoon ba yung next stop namin. So, paalis na kami. See you sa aming next stop. Welcome to Shara Verde Gardens, our third... Fourth stop. So, let's check what's inside. Yeah, let's go. Renovation is ongoing, pero still, I think they are accepting ano, reception. So, dito yung kanilang main events place. Ano to ate? Events place lang mismo or ginagawang restaurant din? Events place lang, sir. Then, meron po kami doon na restaurant sa loob. Ah, doon meron kayong restaurant. Yes. So, dito mismo yung mismong events. Venue. Ah. Ilan yung capacity nito? 100? 100 packs lang? Yes. Ito, sir, sa 100 packs to 100 to 150. Ganun. 100 to 150. Okay. So maganda yung ano nila, venue. Plus, of course, sila ay may mga rooms din. Rooms, cottages doon sa taas. So kung gusto nyo magstay. Plus, meron din silang mga... Okay, pool. Tapos may mga cottages din sila on the side. So, let's check yung kanilang events package. Ito guys. Ito yung kanilang package for ano, Tierra Verde Gardens, Tagaytay. So, yung all-in package niya is 125,000. So, kasam, this is good for 100 bucks. Ayan. So, ito yung kanilang
wedding package. Meron ng MC, hair and makeup, photo and video coverage, hotel accommodation for one night, bridal room. Again, this is kasama na. Meron ng mga cake. So we are here currently at the Abagante T Manila. Dito pa, dito siya sa Alfonso, Cavite. Part ng Metro Tagaytay. At mag-i-inquire kami. Ito yung aming last spot. So as from our architect, mura lang daw yung mga check-in dito. Pero this is a hotel with a venue for weddings and events. Sige, tinutur kami ni architect. Ng coordinator namin. Actually, siya yung mas nakakaalam nitong ano, nitong venue. This is, ano yan? Ito yung kanilang lobby. Ganda ng lobby nila, oh. Pang Manila. So, this is their indoor na reception area. Kasya daw dito ang, currently, kasya dito ang, ano lang, 45. Kasi medyo may restriction pa, pero yung normal ano nila is 150 pax yung kasya dito sa indoor. Then later on we will check yung outside or yung outdoor ano nila, reception area. Okay, so papunta kami ngayon doon sa outdoor nitong Abagante T Manila. We will check yung kanilang outdoor wedding reception. Upside. Okay, so merong gimmick dito sa ano, Abagante. Sasaka yung bride. Tapos may, ayun, nakikita mo yung tali yun. Diyan, ayun, mag-hold papunta doon. Papunta doon sa mismong reception? Yes, tapos nandun yung bride. Ah, okay. So may gimmick. Sasakay daw dito yung bride and then hihilahin yung bride papunta doon sa reception para salubungin ng groom. Yun ngayon, yung paglalaki niya sa aisle. Okay. Pero ito, hindi literal na galakad. So, puntahan ngayon natin yung magiging reception kung sakali. So, lakad lang tayo from here. So, we'll check. Maganda rin yung area. So, ang package dito for 100 pax ay 200,000 venue and food. Pero ano lang yun? Basic? Basic setup. Basic setup lang yung gagawin ng, ano, ng hotel, ng venue. Na, okay na, maganda na. Maganda na yung basic setup. Sulit na. Ito yung restaurant. Ah, restaurant na to? Okay. Pero pag may kasal siguro, hindi. Ito na yung venue mismo ng ano? Oh, ah, dito sa taas. Yeah, yeah. Pag yan, pag mo dyan, nandito na yung... Yung kainan dito siguro. Okay. Ayun, doon ang setup. So, from there, nasinundo yung bride, hinila, papunta dito, sa magiging reception ng wedding. Garden wedding. Okay, so dito ngayon isa-set up yung kanilang magiging reception. Mahirap lang dito pag maulan. Ayun, nag-request sila ng mag-tent. Hindi ma-request, suggestion ng tent. Pero putik pa din eh. No? Kung sakasakaling umulan, magiging maputik. Yun lang yung magiging challenge doon sa ano. Pero maganda yung ano, maganda yung gimmick nila na hihilahin yung bride from there. Para kang ano, nasa ano yun, sa Baguio. Burnham. Parang nasa Burnham. For 200,000 100 pax food and venue. And then the other, sagot niya yung other expenses. So yung sa 200,000 pala, meron pa silang 35,000 na outdoor fee. Okay, so 200,000 plus outdoor fee, 235,000 for 100 pax. Venue and of course yung basic setup plus the food. Magkano ang ano? Magkano ang accommodation? Yung accommodation yung ano nila? May 3,500? 36. Ah, 36. Regular room nila. May breakfast. 36 for one night. For with breakfast. Okay, maganda yung ano, maganda yung area. Lalo na siguro pag na-set upan tong ano, yung dito sa likod. Ayan. Okay, mga ka-foodventurists, this is it. Ito yung aming venue hunting for wedding, no, and other events na gusto nyong
mapuntahan or magkaroon kayo ng occasion, no, dito sa Silang, Alfonso, and of course sa Tagaytay. So sa mga nagpaplan ng magpakasal dyan, you can visit their website. Hey, so hanggang sa muli mga ka-foodventurist, bye-bye!